Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil wala pa naman ang full chapter ng part 17. Kaya kaunting additional hint lang muna tayo ngayong araw. At ang dagdag information nga, na mangyayari sa mga darating na serye. May dalawang nilalang natutulong, at magliligtas sa batang halimaw sa danger situation. At sa comment section nga natin sa nakaraang video, napakarami ng pumili ng unang senaryo. At si Don Freaks daw talaga ang magliligtas sa batang halimaw. Dahil si Hunter Don nga, napakatulungin talaga. At kung dalawang personalidad ang tutulong sa batang alipin, ang malaking tanong ngayon. Sino pa ang isang nilalang na magliligtas sa batang halimaw? At panigurado na ang unang papasok sa inyong isipan, sa isa pang nilalang, ay walang iba kundi ang assassin na si Zen Zoldyck. Dahil siya lang naman ang isa pang manlalakbay, na naglalayag dyan sa loob ng Dark Continent. Kaya abangan natin yan mga idol sa paglabas ng full chapter. Kung si Zen Zoldyck nga ba, ang isang nilalang na magliligtas sa halimaw sa danger situation. Dahil alam naman natin, na napakawalang puso ng assassin na yan, dahil nabuhay siya sa pagkitil ng buhay. At wala siyang pakialam sa mga mahihinang nilalang, dahil nakakaramdam nga siya ng pagkaumay sa mga mahihina at mababang uring nilalang. At parang mas malaki pa ang chance, na siya pa ang tumatay sa bata, kesa siya ang magligtas dyan. Pero ngayon sa part 17, magkaroon nga kaya ng himala, at si Zen ay gumawa ng kabutihan sa unang pagkakataon. Pero tulad ng sabi ko kanina, hindi pa ito konfirmado. Dahil sa kabuang kabanata natin malalaman, kung sino ba talaga ang dalawang personalidad, na maglalakas ng loob para iligtas lang ang isang batang alipin, sa harap ng mga nakatataas. At isa pa sa additional information, meron nga daw tatlong princess ang kambal sa kaharian ng hari sa silangan. At halos magkakaparehas nga ang kanilang mga pangalan, dahil yung isa ay may pangalan Princess Karen, at yung isa naman ay Princess Zorin. At yung Princess Zorin na, yung prinsesa na susugod ngayon para hulihin sila Zen at Don Freaks. At yung Princess Karen naman, yung kaysa isang kapatid ni Guren na sumang-ayon sa kanya. At yung pangatlong kambal naman, wala pang pangalan sa ngayon, at sa paglabas ng kabuang kabanata lalabas ang confirmation ng kanyang pangalan. At ano kaya mga idol, ang magiging papel ng mga prinsesa na yan sa nakaraan ni Don Freaks? Lahat ba sila ay kalaban, o meron sa kanila ang magiging kakampi ng ating bida, para matapos nito ang kanyang misyon sa delikadong mundo? At isa pa, ano nga kaya ang mangyayari, once na magkita na ang Hunter at ang mga prinsesa ng Dark Continent? Dahil yung isa pa naman sa kanila, medyo maangas, dahil ang tingin niya sa mga mortal ay mahihinang nilalang. Kaya kumpiyansa siya na kaya niyang mahuli si Zen Zoldyck at Don Freaks ng sabay. At ang malaking tanong naman ngayon, sino kaya sa dalawa ang kanyang makikita sa mga darating na serye? At ang isa pang dagdag info sa mga mangyayari, magkakaroon nga daw ng pagtatalo sa kaharian ng hari. Dahil dalawa sa mga anak niya, ang magkakasagutan dahil magkaiba ang kanilang layunin at gustong gawin. Sino kaya sa mga anak niya ang mag-aaway sa kabuang kabanata? Dahil sa ngayon nga, isa pa lang talaga ang pinakakilala natin sa kanila. At yan ay walang iba kundi si Prince Guren. At ang ibang anak ng hari, sobrang misteryoso pa talaga sa ngayon. At humihingi ako ng pasensya sa inyong lahat mga idol, kung ang tagal lumabas ng full chapter natin. Kulang pa kasi talaga ang mga kailangan na photo clip at video clip para sa kabuang kabanata. Kaya sana ay maunawaan ninyo kung bakit natatagalan.
Kailangan kasi nating pagandahin ang paglabas ng full chapter para solid sa lahat ng viewers. Kaya antay-antay na lang mga idol sa full chapter dito sa JC Anime TV. At ngayon nga mga lodi, dahil maiksi ang video natin, kaya kaunting usapan lang tayo ngayong araw sa segment ni Don Freaks sa nakaraan. Dahil ngayon nga, ipatuloy siya sa paglalakbay at pagtapos sa kanyang sinimulang misyon sa loob ng Dark Continent. Mukhang napakarami pang pagsubok ang pagdadaanan ng ating bida. Dahil kung iisipin natin ang maigi, maliban sa mga prinsipe at prinsesa ng Dark Continent, na maaring makalaban ni Don Freaks sa mga future chapter. Alam din natin, na anumang oras, pwede niya rin makalaban ang isa pang banta ng Dark Continent. Dahil nga, isang banta pa lang talaga ang nakakaharap ni Don sa kanyang paglalayag, at yan na ang batang ay na kanyang naging kaibigan. Syempre darating din ang araw, makikita pa ni Don Freaks ang ibang banta. Dahil tiyak na kukuha siya ng mga espesyal na yaman sa loob ng madiling na kontinente, para mapalakas pa ang kanyang katawan at abilidad. At sa punto na yan, tiyak na makakalaban niya ang mga banta, na nagbabantay sa mga kakaibang yaman. Kaya napakarami pang exciting na pangyayari, sa paglalakbay ni Don sa loob ng Dark Continent. Dahil alam naman natin na sobrang lalakas ng kada isang banta, kaya talagang bakbakan kung bakbakan, ang hamon na nag-aantay kay Don Freaks. At isa pa mga idol, hanggang ngayon, hindi pa rin nagkikita ang assassin at hunter sa itim na mundo. Kailan nga kaya magku-cross ang mga landas nila? Isa pa yan sa mga exciting na pangyayari na kailangan nating abangan. Dahil ano nga ba talaga ang mangyayari sa kanilang pagkikita? Sila ba ay maglalaban hanggang kamatayan, o silang dalawa ay magiging matalik na magkaibigan sa loob ng Dark Continent? At isa nga yan sa mga palaisipan ngayon sa ating serye, dahil may circumstances na silang dalawa ay nakatakda para maglaban hanggang sa huli. Dahil maari na yan ang prophecy na kailangan mangyari sa kanilang kapalaran. Pero syempre sa kabilang banda, may chance din naman, na maari rin silang maging magkaibigang dalawa. Dahil si Don nga, may busilak na puso, at hindi niya tinitignan ang aspeto ng isang nilalang para gawin nitong kaibigan. Kumbaga sa madaling salita, parang lahat ng uri ng nilalang, pwedeng niyang maging kaibigan. At syempre ang isa pang pinaka-inaabangan natin sa lahat, yung pagkikita ni Don Freaks at ng Hari ng Silangan. Dahil panigurado, na yan ang isa sa pinakamatinding laban, na kakaharapin ng ating bida sa East of Dark Continent. At bago nga tayo magtapos, sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, comment niyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po!